Gandang umaga mga higala, no? So kakapanood ko lang nung ano nung mga nag-viral ngayon na mga kababayan nating mga waiter yata yun sila, nagtatrabaho sa restaurant na sa pilitang pinalayas ng employer nila. Kakita ko sa video HR nila yung kasama nila na binabalya sila, no, pinapaalis sa ano sa van o sa bus na sinasakyan nila, no. So sa mga hindi nakapanood, balikan muna natin yung mga pangyayari ng kaunting clips lamang. So, ito panoorin nyo. Guys, we don't need yan. Too much. Wait. Bon. Why? No. Hey, Shada! Hey! Hey! Hey, haram! Hey, Shada, haram! Stop. Ha? Shada. Stop. Wala yung video. Why? Are you passing out that? Tawag na kayong pulis, pare. Ganyan po ginagawa sa amin dito. HR namin yan, sir. HR namin yan. Sa restaurant namin. Please at the restaurant! Patama ka, sige! Sige, patama ka! No need for that. Nakita to. Pare, tawag na rin polis! No, now we are talking to you. We are talking politely. Okay, we are talking politely. Yeah, we are talking politely! We stand say nothing win! Back to the stress! Quiet, please. We are helping you now. What? Helping! You throw our luggage there! Yan po yung gamit namin. Tinapon nilang parang basura, oh. See! What to get? Number luggage! So ayun na nga, no? So makikita nyo dun sa video na pinakita yung kawawa yung mga kababayan natin na ilan ba yun sila, 6 or 5. Yung ginawa ng ano ng employer na yon o yung HR na yon ay hindi makatao dahil isa rin akong OFW dito sa JIDA. Yung mga kababayan natin na yon ay nasa Riyadh yata yun sila, no? So pinapaalis yata yun sila na nakita ko doon sa video na basta na lang tinapon yung mga gamit nila sa kalsada at pinapaalis sila. At meron pa yata yung isa, si kuya, na meron pa yata kukunin doon sa loob ng ano ng bus, pero ayaw papasukin kasi yung luggage daw niya nasa loob pa ng bus. So ayun, no, nakakalungkot yung mga ganitong balita. Hindi ka naman pwedeng lumaban dito mga higala dahil paari kang pwedeng baliktarin ng HR na yon pag kunwari binabalya ka, sinasaktan ka, hindi mo pwedeng saktan yan sila dahil pag maduguan yan sila may makitang dugo sa kanila yung mga pulis dito ay maaari kang baliktarin at pwede kang pabayarin ng malaking halaga sa ginawa mong yun kahit nakasalanan ng ano na yun nung employer na yun o yun nung HR na yun. Dahil dito pag dito sa Muslim country, inaano ka, minaltrato ka, hindi ko alam kung anong term na gagamitin dito, no, kasi pagkakaalam ko pag kumwari gumanti ka, no, tapos nasugatan sila at nalabasan sila ng dugo or kahit sa anong anuman sa anong parte ng kanilang katawan ay maaari kanilang baliktarin, magsumbong sila at ikaw pa ang ngayon ang papabayarin ng malaking halaga para silang mga basura na basta na lang itinapon, ano. Sa pagkakaintindi ko doon sa video na sa sabi ni kuya doon sa naghawak ng kamera na yun mga gamit nila doon sa gilid, maraming gamit sila na basta na lang daw tinapon na parang basura doon sa gilid. At pagkakaintindi ko doon sa mga sinasabi ni kuya ay parang pinapakawalan sila or hinahayaan na sila na maghanap ng
ng trabaho dahil wala, sarado yata yung kumpanya nila na pinapasukan, no? Nakakaawa talaga, sana makarating ito sa gobyerno natin, sa embassy, na agarang tulong sa kanila ni Kuya, kasi medyo ano sila eh, marami-rami sila, mga anim yata yun sila, so at mabigyan sila ng hustisya, kasi hindi naman dapat na ginaganito yung mga Pinoy. Sila ang nangangailangan sa atin, pumunta tayo dito ng maayos. Dapat papauwi ay hindi nila tayo ng maayos sa kung saan bansa tayo nang galing, di ba? Dapat sa gobyerno nila, alam naman natin ngayon na may mga pandemic, di ba? Dapat alam nila sa gobyerno nila, pag yung isang kumpanya ay hindi na talaga nakakabayad, hindi nakakasahod, meron naman sigurong assistance yan sila na makukuha sa gobyerno nila para pauwiin yung mga trabahante nila, yung worker nila, hindi yung basta-basta na lang itatapon sa kalsada, di ba? Alam naman naman natin dito sa Saudi na napakadelikado dito, maaari kang pagtripan dito. Sana makarating agad ito sa kinaukulan o sa embassy man ng ating, sa embahada natin or sa consulate, na matulungan agad dito mga kababayan natin, dahil hindi, wala pa ang update ngayon eh kung nasaan na yung mga kababayan natin. So maraming salamat, mahigala.